Writer, PH, Studios. Proceed na po tayo sa Q&A. The first set of questions po will be coming from Sir Nicky Wang. Well, as a young father, how do you describe yourself as a as a dad? I really don't know how to answer that question because I don't really observe myself that much. But I always give my best and my time to my kids and of course to my wife. Every time na may free time ako or I can cook for them or I have time to play with them, run with them, go out with them, take care of them, binabasaan sila ng libro, everything that I can do for them kapag may free time ako, kapag wala ako sa taping, yun, ginagawa ko yun. Sabi nga nila, wala naman talagang manual to parenthood. So it's like, you're just giving your children what you know, what's right for them, di ba? I agree. I totally agree. Kasi sa dami ng inaral namin ng asawa ko, sa binasa namin ng books, sa research namin, kapag umiyak na yung anak mo, hindi mo na matitiis yan. Exactly. Tatakbo ka na lang papunta sa kanya. Mm-hmm. And also, what are the things that you discovered about yourself? You know, things that you didn't know you're capable of when you became a father? Of course, yung pagpalit ng diapers, pagpapadede sa kanila kapag wala si mommy. I don't know that I can do it, but I believe in myself na I can do it. Mm-hmm. Parang confident lang ako na kaya ko yan, kaya ko yan. And then, kaya ko nga. So, yung ako yung unang, doon sa panganay namin, ako yung unang nagpalit ng diaper. Pagkatapos sa nurse, unod ko lang. Yung pagkabit ng, I forgot what they call that. Yung binabalot sila. Oh, yeah. Di ba yung binabalot sila? Yeah, yeah, na-master ko rin yun. So, actually, yung ano, yung i-give up lahat nung, there you go. Ginive up ko lahat nung luho ko nung binata ako. Yung time ko sa sarili ko, for example, yung oras ko sa pag-exercise dati, parang full-time nakakapag-exercise. So, ngayon, parang once a week, chamba pa eh. Tapos, syempre, yung paborito kong gawin, yung aquathlon na. So, running and swimming yun, or open water swim, nawala na rin talaga. Training for swimming, wala na rin. For running, wala na rin. So, yeah, yun yung mga oras at mga bagay na kailangan mo talagang i-give up kapag may anak ka na. Na akala mo hindi mo kayang i-give up. Especially, I'm a gamer myself, so yeah. Na-give up ko rin siya. Surprisingly. Do you play once in a while? Once in a while. As in, kapag tulog yung mga bata or kapag wala nang ginagawa, kapag nasa lock-in taping, nakapag mobile games ako. Pero yung dati na parang nasa desktop ka almost the whole day, kapag wala kang ginagawa, yan, wala na yun. Kumbaga yung laro ko parang singit lang, spare time lang talaga. Pero kapag gabi, mahirap na rin maglaro kasi mapupuyat sa tapos gigising ka pa sa madaling araw for your kids if ever they need something. Pagkatapos ng sirana yung araw mo, kasi puyat ka na eh. Kasi inuna mo yung games kaysa matulog ka eh. So, wag na lang din. Pero, also, since being a parent, marami tayong discover sa sarili natin. Now, ikaw ba, ano yung mga discover mo naman sa, you know, sa mga anak mo that you feel like parang meron kayong natutunan sa kanila? Good question. And a hard question. Lagi ko silang inalaga. Yung pagiging ano siguro, mga natutunan ko rin sa kanila. Oh, sa bunso ko, she's very patient. Mm-hmm. Na nakakahawa and she's very joyful and cheerful. Na sabi ko, kahit kayo iyak lang, ngingiti na, pagkagising, ngingiti na, sabi ko, pwede ko bang matutunan to? Na
Pwede ko rin bang gawin to na every time kahit masama yung araw ko, may problema, pwede rin bang nakangiti na lang din ako? Yun yung mga natutunan ko. Yeah, I think pwede naman kasi kapag kinumpare natin yung emotions natin sa emotions nila, sa kanila, hindi pa nila alam, hindi pa nila na-address ang tama. Tayo, alam na natin. And yet, hindi natin magawa ng paraan. Pero sila, alam mo yun, ngingiti na lang yung bunso ko. Yun lang, tatahimik siya. I think yun yung mga kailangan ko matutunan. Alright. Well, advance, happy Father's Day, Mike. And good luck to your projects. Thank you. Thank you, Nikki. Thank you. Thank you, Nikki. The next set of questions naman po will be coming from Jerry Donato, Philippine star. Hi, Mike. Hi, Jerry. What's up? Hey. Okay, kasi diba... Puro tayo mga nakakulong, no? Oo nga eh. Umaba na rin nga yung buhok ko eh, tinaas ko din. Kaya nga eh. Kasi diba, Mike, yung being an actor, well, of course, you should have a set of skills, no? But primarily, mm-hmm. being an actor boils down to having that sensitivity, di ba? Yung you're sensible to, you are sensitive to many things. You observe mm-hmm. like that. Sa palagay mo ba yung pagiging tatay mo, malaki din yung contribution nito now in your future, in your being an actor, especially when you will be handling challenging or father, you know, related roles. Nakatulong mm-hmm. o nakatulong ba siya? Yung first role ko kasi sa pagiging tatay, yung Karamiya. Mm-hmm. Hindi ko masyadong apply sa amin kasi iba yung dynamics namin doon ni nung anak ko doon. Kasi maligno ako doon tapos tao yung isa. So medyo nahihirapan ako. Hindi ko masyadong naintindihan pa kasi bagong tatay pa ako. Mm-hmm. Tapos, pero ngayon, kasi dapat, before the pandemic, dapat may show kami ni Glyza. Yes. Tapos, nawala kasi nga hindi pwedeng ituloy kasi nga may babies, may bata. Doon nagre-revolve yung story. But now, surprisingly, nagulat ako, mas madaling aralin yung mga script. Kapag may kailangang emotions, mas madaling hugutin. At the same time, means may scene kami ni Glyza na parang nami-miss ko siya tapos nakatingin ako sa kama. And somehow, along the way, ang na-imagine ko at ang nakita ko dun sa kama, yung dalawa kong anak. That's it. So, it's a weird experience, but yeah, mas sensitive na, mas nakaka-relate ka na sa mga father roles. Kasi before, naalala ko dati, nakatrabaho ko si Epic Eason sa isang show sa GMA na yung ako, ang character ko doon, ang ginawa sa anak ko, yung parang sinunog tas nilagay sa cabinet. Oh. Nung nakita pa lang siya ni Kuya Epi, naiyak na siya. Nung nakita ko, sabi ko, ganun lang yung mukha ako. Hindi ko alam, di ako makarelate. Parang, grabe naman yung ginawa. Ganun lang. Pero ngayon, may anak ka na. Kapag may napapanood ka ng news, alam na may mga news natin tungkol sa bata, sa mga tatay, sa titos. Alam naman natin yung mga yan. Grabe nang gagalaiti na talaga ako. Especially, madalang babae yung anak ko. Yan. So we can say na yung fatherhood changes your perspective ano, in life, sa trabaho, and all, no? Definitely, definitely. Ay, kasi di ba you've mentioned about that project with Glyza. Anong updates doon? Kumusta na? Anong balita na? Hindi pa natin alam kasi may ginagawa pa rin. Hindi pa natin alam kasi may ginagawa pa naman kami nila Glyza and Raver. Pero definitely daw, tatapusin pa rin yun. Siyempre kasi nasimula na natin. Uh-huh. Pero siyempre titignan natin kung ano mangyayari sa pandemic natin. Okay. Siguro kung lahat ka ba-vaccinate. What keeps you busy now? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Of course, yung pag-aalaga sa mga bata. Ayan, andito lang naman ako sa bahay. Of course, may mga kailangan gawin. Yung pag-aalaga sa mga bata, mailabas sila or maipasyal sila somehow. Tapos, may mga pinaprepare din kami mag-asawa. Tinutulungan ko siya. And I think yun na lang din yun. Yung, kasi sa bahay pa lang. Oh, marami nang ginagawa. Sobrang dami nang ginagawa eh. Actually, yung responsibilities ng parents are very overwhelming, you know, parang hindi enough yung 24 hours. Totoo yan. Actually, it's a 24-hour job.
Pero ano, paano yung ano, I mean, aside from, of course, no, hindi you still have to wait for instructions or further instructions if regarding din sa project na yan. How, ano pa yung mga creative outlets mo na lang during the pandemic? Saan mo kapag wala ako sa trabaho, as much as possible, hindi ko siya masyadong ginagamit. Kasi sa akin, mas nagiging rusty siya kapag mas ginagamit ko. Ah, okay. Pero meron kaming iba-iba eh, kanya-kanya eh. Pero nung wala pang pandemic, of course, meron kami mga workshops to to hone their skills or our acting skills, kung ano man. Pero ngayon, may weird lang ako laging experience na parang every time na nanonood ako movies, yeah. Ayan, minsan sasabihin sana sa ako, anong ginagawa mo? Kasi nire-recite ko yung dialogue. Yun na sabi ko, sinusubukan ko ang gawin, pero unknowingly, ginagawa ko siya. Yun. Minsan sinusubukan ko sa harap ng salamin. Yes. Yun. I find it interesting ha, kasi di ba ang acting is muscle memory, but in your case, ano, parang mas better kung, ano, kumbaga, i-reserve mo yung energy mo and then you just bring it na lang, no? Pag kailangan na lang. Yeah, kasi yung muscle memory kasi, mas ano siya, mas ginagamit ko siya for theater before. Okay. Kasi ayun, repetitive ayun, eh. Ilang buwan yung i-rehearse tapos yes. Papalabas sa kailangan muscle memory kasi hindi mo pwede makalimutan eh. Pero sa TV kasi, ang ginagamit ko, kailangan yung truth. Kumbaga, kailangan every time maramdaman ko siya sa dibdib ko. Isipin mo kapag mabigat, tas araw-araw lagi mo siya pinapractice sa bigat. Correct. Baka magkasakit ka na sa puso. So that's your technique, no? I mean, I'm glad you shared that with us, no? So, as an actor, it's very important for you to have found that truth lagi, no? So, you're using yung truth na yan to make your character accessible. Ang galing, ah. I really find it, it made me smile. Kasi hindi naman kasi lahat. Kasi not all actors can explain. I mean, di ba? Not all actors can explain what they do. At least I'm glad that you can explain plain how you approach, no, yung creative process mo. I think it's kasi I'm also asking myself every time na kapag tinanong ako, paano ko ba siya mas may explain? Kasi sa totoo lang, mahirap talaga siyang explain. Yes. Lalo na kapag hindi mo siya ginagawa or hindi ka nakaka-attend ng workshop. Ang pinakamaganda nga dyan para maintindihan mo, umattend kayo ng workshop ng mga actors eh. Yun yung pinakamaganda. Tapos doon yung makikita ko kung gaano siya kahirap, kung gaano siya makikita mo. Kahit yung mga veteran actors na nag-struggle pa rin sa paghugot ng emotions kasi ayaw nilang isipin na yung nakaraan nilang yun. But then again, you need to get that emotion. So, yung mga process, how long will be the process. So, medyo malayo. Yun yung hindi natin nagagawa sa TV kasi wala tayong time to do that. So, magagawa mo lang yun if you're doing a movie, di ba? Yung may preparation talaga siguro. Yeah, kasi ilang sequences lang naman sa isang movie. Oo. Pero di ba, kasi yung iba kasi di ba, they have different opinions on doing workshops. Yeah. Kasi sabi nila kapag if an actor daw is gets used to doing so much workshop, parang hindi siya nakakapag-build ng sarili niyang ano, ng approach sa acting. Pero in your case, nakapag-build ka na, no? Na parang if you do this, parang access mo na lang yun. Yeah, siguro kasi ang tagal ko na sa showbiz eh. Sa dami lang natin ng kong workshops, hindi talaga lahat magagamit mo. Kailangan mo lang kumuha ng onti-onti kung anong magagamit mo, kung anong effective sa'yo, kung anong madali sa'yo. Kapag hindi, gawa ka na panibago. Pag ayaw talaga, kung nga, syempre may mga dull days ka na, parang wala akong maramdaman. So yung gagamitin mo doon, yung truth naman. And you ask for help from your directors, from your co-actors, ganun na, or you need time to be alone. Para lang din maging mas sensitive ka kasi may mga ginagawa naman kami para maramdaman namin every time yung mga kung anong emotions na binibigay sa amin. But luckily, si Glyza yung katrabaho ko. Wala akong problema. Kasi sabi ko lang, lagi, Glyza, bahala ka na dyan. Mag-react na lang ako sa emotion ko. Listen ka na lang and react. So last na lang. So at the end of the day, we can say that acting is always about personal
it boils down to personal level kung paano i-approach lang ng actor. Kasi parang it seems yeah, na you can say that. Kahit mag-aral ka ng Eric Morris or Method, di ba, at the end of the day, ikaw pa rin yun. Ikaw pa rin yun. Yeah, ang sinasabi nga dyan, especially Eric Morris kami, you are always bigger than the process. You yourself. Kumbaga, kailangan mas kilala mo yung sarili mo kaysa dun sa process na yun. Kasi kung hindi, paano mo magagawa yung process? Yes. Yan lang yun. Okay. Thank you, Mike. Thank you, Jerry. Nice talking to you. Yes. God bless. God bless you. Thank you po, Sir Jerry. The next set of questions will be coming from Iza Iglesias of Manila Times. Hi, Iza. Hi. Good afternoon, Mike. Hi, Iza. Advance Happy Father's Day. Thank you. So, can you share with us yung first, how was the feeling like when you first held your child or your children since dalawa na sila? Tapos, how do you divide your tasks kasama ng wife mo since lagi kayong nasa bahay nga dahil pandemic? Anong klaseng communication dapat ang meron between the married couple? Good question. Sige, simulan ko dun sa kung ano yung naramdaman ko nung una kong makita yung bata. No? Yes. So, of course, si Tori, yung panganay ko, akala ko para siyang ano, kasi syempre ang ginagawa ko sa soap, kapag nakita mo yung anak mo, may iyak ka eh, ganun eh, di ba? Doon hindi, wala ako kahit anong ganung emotions, parang blank lang ako, parang hindi siya sa akin nagsisink in. So, pero alam ko yung responsibility ko na kapag kapanganak ng asawa ko, hindi ako nakatulog eh, puyat na puyat ako kasi nasa recovery room siya, hindi sinabi sa'yo na pwede ako matulog. Ang ginagawa ko, nasa room lang ako, nag-aantay lang ako, dumating siya, 6 hours siya nasa recovery room. Ako nakaupo lang dun sa room, may ibang inaasikaso lang. Sabi ko, ang tagal, matutulog na ako. Yung matulog na ako, bigla siyang dumating. Wala na. So, ang ginawa ko, inasikaso ko na si Tori. Syempre, hindi ko pa alam paano magpatahan ng bata. Kapag nagdumi yung bata, paano siya papalitan. So, pindot ako ng pindot ng help dun sa nurse, yung red button. So yung nurse na tayo nang punta. So syempre yung asawa ko kailangan magpahinga. Tapos kinaumagahan, alam ko na na kailangan mag-tummy time kami. Kailangan ako mag-shirt ko, tapos siya rin. Tapos kung may araw, mas okay. So yun yung alam ko. Yun yung mga best moment ko nung una ko nakita yung anak ko. Ganun din yung ginawa ko sa pangalawa. Though, ang paano namin ini-split yung responsibilities. Breastfed kasi si Priscilla. So, lagi siya nasa mami niya kapag may kailangan. Hindi nga siya masyadong malapit pa sa akin kasi nga, siyempre kapag gutom siya, doon siya tatakbo. Tapos kapag si Tori naman, lumaki siya sa akin na pinapadede ko siya nung, ano niya, bottle niya. So, mas malapit sa akin yung isa. But now, dahan-dahan, lumalapit na rin sa akin si Priscilla kasi nga mas nakakapag-bond na kami, hindi na siya laging parang sorry about my term, hindi na siya laging nakasalapak sa nanay niya. So, yun, mas nakakapaglaro kami, nakakalakad na kami. Ayan. Every time nakapunari, nasa baba kami, alam niya na pag bumaba kami, tinatawag niya ako, da, yun pa lang yung nasasabi niya eh. Ahawak na siya sa kamay ko, tapos yun, maglalakad na kami. Was there any pressure dahil dalawa yung babae mong anak or not naman? Kasi syempre doble ang pag-iingat eh dahil mga babae sila. Marami sa akin tinuturo yung asawa ko kung paano sila paliguan ng mas tama, paano sila hugasan ng mas tama. Kapag nagwiwi sila kung ano yung dapat gawin, maraming masyadong technicality since babae. Kasi alam din naman ng asawa ko kung paano. Mas mahirap kasi mas madali silang ma-infect. Mas mahirap, syempre, babae sila. Sabi nga sa akin ng asawa ko, huwag mong gawing lalaki, huwag mong parang ihagis-hagis. Huwag mong masyadong brusko mag-alaga. Ayusin mo, ganyan. Kasi babies pa sila. Yung doon. Sabi ko, okay, dahan-dahan naman, ganyan. Siguro yung mas mahirap, siguro kapag medyo lumalaki na sila, tapos inaantay ko yun kung paano ko i-address yung emotions nila. Of course, kapag dumating na yung periods nila, layo ko na mag-isip, ganun na ako mag-isip eh. Pero sa akin naman, pag dumating yung periods nila, lumaki naman ako sa dalawang babaeng kapatid, sabi ko, wala naman siya masyadong issue sa akin. Kapag dati nga ako pa yung bumibili ng mga napkins ng kapatid ko, wala naman akong issue eh. So yun, I think mas excited ako mangyari yun kesa mas na-pressure ako.
nung una ba, natakot ka na baka ma-affect yung career mo? Kasi dati yun yung notion, di ba? May mga artista na parang tinatago nila yung kids nila kasi baka ma-affectuhan yung career nila. Sumagi ba sa isip mo or you just don't care kasi proud ka lang talaga to be a father? Bago kasi ako magpakasal, nakaplano na yun lahat. Kumbaga, emotionally, spiritually, financially. Prepared na ako kung ano man yung mangyari. Yung takot laging nandun yun kasi hindi mo na alam kung anong roles yung ibibigay nila sa'yo since tatay ka na. Pero nakita ko naman sa GMA na hindi siya masyadong nakaka-apekto kahit tatay ka na. Kung ano man yung magiging roles mo after mo maging tatay. Wala eh, kasi gusto namin yung, ako, gusto ko kung ano yung gagawin ko. Kaya nga medyo late ako nag-asawa at nagkaroon ng anak. Kasi yun yung time na handa na ako. Handa na akong harapin kung ano yung magiging pagbabago. So, yeah, wala naman na ako naging fears after nun. Kasi mas tanggap ko na siya kung ano man yung maging role na ibibigay sa akin. Thank you, Mike. And advance, happy Father's Day ulit. Thank you, Iza. Thank you po, Ms. Iza. The next set of questions po will be coming from Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Hi, Alan. Hi, Mike. Good afternoon. Hi, Alan. Good afternoon. Ayan. So, nakita ko sa IG mo, you've recently been vaccinated. And ano ba yun? May relief ba parang as a father din na parang may protection na rin kahit pa paano? Oo, finally. Kasi we've been waiting to get vaccinated eh. Kasi ang tagal na namin naghihintay. So, yung relief na parang buti na lang napasama kami sa mga unang mga artista na legally na vaccinate. Parang kami yung mga nauna sa mga A5 list na vaccinate. So sobrang thankful kami dun sa access na binigay sa amin ng ninong namin si Noel Ferrer. I guess parang more confidence din siguro yun para mas magawa mo yung duties mo as a father and as an as a celebrity na rin pag yung mga may taping ganyan, mas may kumpiyansa kumbaga. Oo, pero sabi ko nga sa asawa ko, kahit pa na-vaccinate na ako, ayoko pa rin isipin na may immunity na ako or kahit ano, kasi ang vaccine naman natin ay para lang hindi maging severe yung COVID mo. Hindi ibig sabihin that you're immune sa COVID. Kasi syempre may dalawang babies ako dito, kahit pa hindi ako maging severe, nagka-COVID ako, pwede silang mahawa. Kapag nakahawa sila, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Baka yun ang hindi ko kaya. So as much as possible, it's safe to say na every time na lalabas ako, kailangan isipin ko lahat asymptomatic pa rin. And is there anything na parang as a father you think you missed out dahil nga nga, hindi tayo nakakalabas freely, hindi natin nagagawa yung mga gusto natin sana. And if ever, okay na lahat, ano yung unang-unang mong gagawin with your kids? I think yung limitations lang sa work. I think yun lang yung mga na-miss ko. For example, syempre mas naging limited yung work. Syempre, ang trabaho sa aming, or tatay ka na ba? ang trabaho sa ating mga tatay, yun ay means of provision. You can provide for your family. Tapos, yung sa mga bata naman, syempre, nung mga una parang sabi ko, di ba talaga tayo pwedeng lumabas kahit sa playground lang, dyan sa baba, lakad-lakad lang para, kasi naawa ako sa mga bata talaga na parang, alam mo yun, nasa four corners lang sila nung bahay mo, wala silang ibang ginagawa, yung bahay ko, kinonvert ko na parang playground, nagkaroon na ng duyan, nagkaroon na ng bahay, maliit, alam mo yun, para lang ma-enjoy nila at hindi sila talaga mainip since yung isa toddler, although yung isa naman ay baby pa rin naman. But now, she's also a toddler. Yun yung mga naisip ko. Of course, hindi ka makapag-beach, hindi nila ma-enjoy yun. Kasi yung panganay namin, bago mag-lockdown, na-enjoy niya lahat yun eh. So ang iniisip namin, paano kaya ma-enjoy ni Priscilla, yung bunso namin. But now, somehow, dahan-dahan, bumabalik na. Pero ingat pa rin, syempre pupuntahan namin as much as possible, wala masyadong tao. And last na lang, can you share any fond memories with your father or and any parang important piece of advice na binigay niya sa'yo?
Ang pinaka-memorable sa akin kapag sa daddy ko, ilang beses akong nasagip kasi ilang beses din ako nalunod eh. Makulit akong bata. Parang nalunod na ako once sa pool. Gagawin ko ulit yon kaya kailangan talaga ako bantayan. Sa dagat, ilang beses na rin ako lumusot sa ilalim ng balsa. Pero it's always there para isave ako. Ayaw nga, lagi nasa likod kay daddy ko yun. Hindi ko nga alam eh, pero hindi ko siya nakikita. Parang magugulat ako, nasa likod ko bigla, nahatak na ako. I think yun yung mga best, isa sa mga best memories ko sa papa ko. Ano yung second question doon? Sorry. If there's any important advice na you're still that you still take to heart galing sa tatay mo? Hindi kami nakapag-usap talaga na bilang tatay ko. Kasi hindi ganun si papa eh. Hindi siya vocal kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Pero ako as a father, kung may gusto akong sabihin sa mga iba nating tatay dyan, just be present every time. Kung kailangan ng bata mo, kung kailangan ng anak mo, drop mo lahat. Kasi minsan lang sila maging bata eh. Unless nasa meeting ka or nasaan, di ka nila maiintindihan. Maintindihan ka na anak mo, pero kung nasa phone ka lang naman, nagte-text, or kung ano yung mobile games, I don't know, drop mo na yun. Bigay mo na lang yung oras sa mga bata. Minsan lang yun eh. Thank you, Mike. Thank you, Alan. Thanks. Thank you. Ganda ng bike mo. Thank you, Alan. The next set of questions po will be coming from Miss Rose Garcia. Hello po, Miss Rose. Hello, Mike. Finally. Yeah. Hi, Ate Rose. Pati na tayo. Naghaya ko sa'yo doon. Okay, anyway, Mike, long time wow. no talk. So, yes, long time for the first time again. Okay, so anyway. Finally. Oh, shit. Then my first question, aside dun sa mga na-mention mo na bago sa'yo na naging father ka na, yung number one, yung hindi ka na masyadong makapag-online games, makapaglaro, ano pa yung nabago sa'yo ng fatherhood in terms of your character naman? Perspective sa buhay. Kasi dati, iniisip mo lang naman sarili mo eh. Pero ngayon, every step of the way, iisipin mo talaga, practical pa ba to? May budget pa ba ako dito? Or panggatas na lang to ng anak ko? Ganon. Paano mo ma-assure yung future nila, masisecure? Kumbaga, yung makakapasok sila sa magandang university, kakain sila lagi, magiging maayos. Hindi man sobrang magarbo kung hindi komportable yung buhay nila. Yun yung iniisip na. Okay. Siyempre, wala naman talagang prepared dito sa pandemic, ano? Pero as a father, somehow, how prepared ka pa rin ngayong dumating tong pandemic na to? And being a father, kasi new father ka eh, toddler pa nga lang yung panganak, kaka-toddler pa lang nung second. So, dumating ka din ba dun sa mga anxiety, depression, alam mo yung mga ganon during this time as a father to two girls? Ako, muntik na ako sa depression siguro. Pero anxiety nandun talaga. Nakita ko yun, parang hair fall, dandruff, lahat nandun na. Kakaisip kasi, hindi mo man malayan. For example, wala kang work. Kumbaga, gusto mo man magtrabaho, pero hindi kayo pwedeng magtrabaho. Pero yung mga bills mo, tuloy-tuloy lang. Yung mortgages mo, tuloy-tuloy lang. So, yung savings mo, tuloy-tuloy din nababawasan. Hindi na re-replenish since wala ka ngang trabaho. But thank God, nakapag-provide naman tayo ng maayos. Okay. At natawid naman natin. Parang nakita ko during pandemic, of course, pandemic pa rin, yung mga first few months last year, parang nag-venture ka into, ano nga yun, parang you're selling... Cinnamons. Cinnamon, yun. So, ano yun? Isa ba to sa way mo to cope up at the time? Especially, paano yun? Actually, bago pa magkaroon ng pandemic, nag-iisip na kami ng kaibigan ko kung paano namin ibebenta yung skills niya, kung paano kami
kikita, ganun. Oh, yun din. Kaya inisip pa nga namin magbukas na ng coffee shop eh. Dapat kukunin namin yung isang space dito sa condominium. But then again, pumasok yung pandemic, so sabi ko, paano kaya natin mamamaximize? So, yun, doon na buhay yung Cinnamons. Nagpadala siya. Sabi ko, okay, kaya natin to. Pwede natin tong ibenta, pwede natin tong ialok. Ayun, so nagtulungan kami. Tapos, yun na. Actually, naka-pause siya ngayon since hindi ko siya maasikaso. Since maglalaking taping naman yan doon. So, tuloy-tuloy yung trabaho. So, siguro after laking taping, makapag-resume kami. Hopefully, makapag-resume kami ulit nung Cinnamons. Okay. Anong dreams mo para sa dalawang girls? Maging godly lang sila at gawin nila kung ano yung gusto nila, kung ano yung dreams nila, kunin nila, but definitely sana makapagtapos sila ng pag-aaral. Makapasok sila sa isang magandang university, hopefully scholar. Mga ganun lang naman yung iniisip ko. At the same time, may takot sa Diyos. So that's it. Okay. Pero hindi ko sila pipigilan kung anong gusto nilang gawin, ha? Okay. So last, nasabi mo kanina kay Alan na yung mga advices ng daddy mo. Since your father passed away na din, di ba? Parang several years ago na. Tama ako, di ba? Hindi, may pati, Rose. Sorry. Okay. Lalo ko pala yun. Tama ba ako? Sorry. Lalo ko. Nagulo na pa, aso. Okay. Sorry. Okay lang. Father. So together pa rin sila? Hindi na, separated si mami tsaka si daddy. Matagal na. Yeah. Yun pala. So anyway, ano naman yung mga growing up na as a father siya, yung medyo hindi mo ganun ka-likeable in a way na growing up ka, na somehow gusto mong baguhin o hindi mo gagawin ngayon na tatay ka na sa dalawang bata? Tingin ko yung time sa mga bata. Gusto ko kasi yung nakatutok talaga ako. Si Papa kasi, nung mga bata kami yan, nakatutok yan. Pero, nung lumalaki mo na kami, na nagiging absentee father. Hindi ko sinisiraan si Papa. Kumbaga, yun. Gusto ko lang mas magitutok sa bata. I'm always there for them kapag kailangan nila ako. That's it. Tapos open and very close to them. Yun lang. Okay. Thank you. Thank you, Ate Rose. Nice to talk to you again. See you. Thank you, Miss Rose. Ang susunod naman po na magtatanong ay si Sir Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello po, Sir Richard. Hello, Mike. Happy Father's Day. Hi, sir. How are you po? Okay lang. So, yung tanong po, all the many things you do as a father, which one makes your heart beat the fastest? Ito ba yung mga tipong malapit na madisgrasya yung anak mo tapos mahuhuli mo? Pwede rin. No. Siyempre, kapag malalaglag na yung mga bata, ayan, tapos yung bunso ko sa sobrang kulit talaga, ito, first time ko itong i-share, so sobrang likot niya nalaglag siya sa kamay ko. Bago pa siya mag 1-year-old, yung isipin mo, hawak-hawak mo siya, bigla siyang gumulong. Hindi mo alam paano nangyari, pero nawala siya sa kamay mo. Buti na lang nasa sofa. Doon siya sa sofa, nalaglag, tapos nakahiga siya after. Buti na lang ganun yung nangyari. At bukod sa aksidente, syempre, andyan yung... Nakikita mo kasi mga bata. Makikita mo na sa mata nilang na-appreciate ka nila. Nakikita mo yan. Or kapag may iba kang ginagawa tapos tinawag ka nila, hindi ka lumingon, makikita mo yung lungkot dyan sa mata nila, yung parang na-disappoint sila, yung lungkot nila. Tapos syempre kapag may nararamdaman sila tapos hindi mo ma-address, may pain silang nararamdaman, hindi mo alam dahil hindi pa sila makapagsalita ng straight, so yun yung parang kakabahan ka talaga na ano ba nangyayari talaga. At gusto mo pagpaka-relax, huwag ka mag-panic, mag-aalala ka pa rin talaga. Tapos, syempre, magkakainitan kayo ng asawa mo kahit papano. Syempre, nagtatalo kayo eh. Ano ba yung nangyari? Pagunta na ba tayong hospital? Teka, hindi tayo pwedeng pumunta sa hospital. May pandemic. Mga ganun bagay. Pero how caring are you as a father? Yung papaano mo sila talagang parang okay ka ba sa pagprotekta sa kanila, lalo na ngayong pandemic? Sobra. Hindi ko siya pinagmamalaki, pero from time to time, kapag bumaba kami,
napapasigaw talaga ako kasi may mga taong feeling nila wala ng pandemic eh. Lalapit sa bata. Talagang guilty ako doon. Napapasigaw talaga ako na sorry, social distancing. Pasensya na po, pero pasigaw na ako. Parang sa akin, nasa pandemic pa rin naman tayo. Huwag naman po kayo basta-bastang lumapit na lang kapag may inaalagaan kayong mga babies din. Alam mo, ang mga bata, carrier pa rin kasi sila kahit hindi sila masyadong affected. Pero nagkakaroon pa rin sila na sana, hopefully, maintindihan ng mga kababayan natin, ng mga kapuso natin dyan na hindi lang ang corona ay hindi lang para sa matatanda, para sa mga bata rin na apektuhan din. So sana, pag lumalapit din yung mga bata, awatin din nila. Huwag yung silang parang, ah, wala nang pandemic, okay na yun. Yun lang. So, how fatherhood affect the way you accept projects naman? So, can you say na now tatay ka na, may bearing na yung sa pagiging isang tatay, the way you accept mm-hmm. projects compared before, or it's just the same yung katulad dati? Wala nga eh. Mas open nga ako sa lahat ng projects ngayon kasi nga I need to provide for my family. So, sabi ko kahit ano yan, game na. Parang ganun, unlike before na parang namimili pa talaga ako. Pero ngayon, alam ko yung mga needs ko eh. As a father, I need to provide. So, yeah, actually mas maluwag na ako when it comes to projects. Happy Father's Day. Thank you. Happy Father's Day. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Richard. And next naman po na magtatanong ay si Stephanie Bernardino of Manila Bulletin. Hi, Steph. Hi, Carla. Hi, Mike. Happy Father's Day. Advance Happy Father's Day. So, ang question ko lang you, ay, sa tingin mo, anong klaseng father ka? Are you a good or a bad cop? Oh, lagi namin pinag-uusapan na namin mag-asawa yun kung sino yung good cop and bad cop sa aming dalawa. Para lang din may kakampi yung bata. May ano, hindi ko kaya maging bad cop. Hindi ko kaya. So, tingin ko mas spoiler ako. Pero dumadating sa point na kapag, for example, syempre hindi mo na iwasan na papapanood ng TV yung bata. Ako talaga yung kaya magpatay ng TV. Para hindi, tama na. You need to stop. But then again, nabang pinapagalitan sila, I'm always there kahit umiyak sila para ma-address nila yung nararamdaman nila or yung especially yung panganay, mas matanda kasi siya, definitely mas matanda siya doon sa bata kasi panganay siya, sorry. So I don't know how to answer that, but I think parehas naman kami mag-asawa, siguro safe to say 50-50, depende sa situation. Pero ano yung mga techniques mo when it comes to disciplining your kids na parang, lalo especially na mga bata pa sila, ano yung mga way nyo? Do you resort verbally or physically or ano yung mga ginagawa nyo? Nainiwala kasi kami na, yung anak naman 2.5 pa lang, yung panganay namin. So, naniniwala kami na hindi pa kami talaga totally naiintindihan ng bata. Their kids, hindi pa talaga nila masyadong naiintindihan ang emotions nila. So, hindi pa ako namamalo. Ayoko pa naman. Verbally, pagtaas lang ng boses. Pag I need to stop them, especially the panganay. Yun lang. Pero very madalang kasi nga, alam ko namang hindi rin ako maintindihan ng bata. Hindi mo rin naman ma-explain sa kanila kung bakit ka napasigaw. Though, sinusubukan pa rin namin na-explain sa kanya kung bakit kami minsan nagagalit or ano man. But as much as possible, pinahayaan lang namin na i-enjoy niyo yung pagiging baby niya. Kumbaga, hinahayaan namin siya kung ano yung gusto niya ng gawin. Just to explore. So parang, would you say na parang mas na ano yung mas naging pasensyoso ka or prior talagang mahaba ang pasensya mo sa mga pag-intindi? Sa bata, hindi talaga. Sa anak ko lang. Sa, I think yun yung mga pagkakaiba. Kapag anak mo pala talaga, iba na rin yung pasensya na binibigay mo sa kanila. But dati, hindi eh. Hindi talaga siguro, hindi ko rin talaga naiintindihan. Hindi pa ako magulang na. Ayun, but
naniniwala kasi kaming mag-asawa sa respectful parenting. Kumaga, yung mga bata, parang tayo lang din yan. Kapag may gagawin tayo, mas magandang magpaalam tayo sa kanila kung paano natin kinakausap isa't isa. Ganun pa rin sila para... Kasi may emotions din sila eh. Hindi naman pwedeng basta na lang... Ito yung paniniwala namin ha. Hindi naman pwedeng ihablutin mo na lang yung gamit. No. Tapos ihablutin mo. Inaantay namin na, sige na anak, akin na. Binibigay niya naman eh. Basta nakausapin mo lang siya ng maayos. So you're that kind of parent na parang ina-explain mo every details ng kilos niya. And Yes. Okay. So although girls yung babies mo, would you say na may resemblance sa'yo? Sa ugali? Yeah, lalo na yung bunso. Sobra yung pagiging persistent, yung of course yung itsura, mas kamukha si yung pangalawa. Yung pagiging alam ko kasi nung baby ako palangiti talaga ako eh, sin parang every time lagi daw ako nakangiti. Sa ugali dun sa actually yung bunso, ang nakita ko talaga she's very persistent, tapos yung panganay ko naman very talkative, masa nanay yata. Yung sa singing parehas kami, parehas wala sa tono, ganun ba. Pero, Mike, prior, have you ever questioned yourself sa pagiging ama mo? May ganun ka bang ano, pangyayari? Wala pa naman. So do you think, I mean, why do you think na, bakit wala pa kaya sa tingin mo? Do you think na parang, kasi naging prepared ka before entering that stage of your life? I think so. Kasi, yun nga, bago ako magpakasal, bago ako magkaanak, handa ako. Tsaka gusto ko na kasing magpakasal nun kasi gusto ko magkaanak. Bukod sa mahal kayong asawa ko. Kasi parang, para saan ba yung, hindi ko kasi maintindihan, para saan yung pagsisisi kung, I think it's a waste of time na pagsisihan mo kung fail, may, if you're a failure as a dad, especially if you're trying your best every time, tingin ko may mga struggles lang, mga challenges lang, but definitely if you're really trying your best and you think na binibigay mo lahat ng oras mo sa kanila, I think wala kang hindi mo dapat kine-question yung pagiging tatay mo. Especially, lagi ako nire-remind ng asawa ko na, yeah, you're being a good father, don't worry about it. Just that we're in a pandemic, we're all having a hard time, every one of us, but definitely we will bounce back. Okay, that's all, Mike. Thank you so much and advance happy Father's Day ulit. Thank you, Steph. The next question naman po is from Sir Jojo Panaligan of Rider PH Studios. Ito po ang iyong question niya. How did the pandemic change your definition of a good father? Hindi naman. Parang wala namang nabago dun sa pagiging tatay ko at yung definition ko sa pagiging tatay. Kasi kahit pa normal yung, walang pandemic, I'm still the same kung paano ako magbigay ng oras sa mga bata, kung paano ako magbigay ng oras sa asawa. Kasi being a father is not just about your children, it's also about your wife, about you being a husband. It's the same for me. Siguro ang pagkakaiba lang, mas present ako ngayon kasi andito lang ako lagi sa bahay. Wala naman ako masyadong trabaho or nite-taping. I think yun lang yung difference. Alright, thank you po. The last Thanks, set of Arlo. Questions po will be coming from Mara Ruiz of GMANetwork.com. Hi, Mara. Hi. Hi, Mike. Good afternoon. Hi, good afternoon, Mara. So, nabanggit mo kanina when your dad na sinagip... May tatanong ka pa ba? Sabi ko na ba lahat? Meron pa naman. meron pa. Ayun. So nabanggit mo kanina na sinagip ka ng dad mo from drowning. So aside from that, meron pa bang ibang instance na na-realize mo na, ay, hero pala or bayani ang tatay ko?
Naalala ko na nasa isang fast food restaurant kami. Dumating yung mga mascots. Ayun, si Papa yung unang bumuhat sa akin kasi natatakot na ako ulit. Pero siya rin yung unang naglalapit sa akin sa mascots. Ayun, yun lang naman yung mga ano ko. Alam ko, dati may alaga pa kaming manok eh. Yung mga ganun tinuturo niya sa akin before. Yun lang yung pinaka anong na memories ko tungkol sa daddy ko. So parang ano siya, mahilig siyang mag-encourage, parang binibuild niya yung confidence mo, ganun. Hindi ko alam dun sa pagkalunod ah. Kasi, basta siguro yun nga yun, no? Kapag, if I think about it, oh, nga, no? Kapag ando siya lagi to say, yeah, kung lagi niya akong sinasagip kapag nalulunod ako, na kakulitan ko, lagi ko rin namang ginagawa. Yeah, I think ina-encourage niya nga ako, no? Ngayon, edi swimmer na ako. Parang gano'n lang. Oo nga pala, no? Yung aquathon. Meron bang trait naman yung dad mo na wish mo na meron ka din ganong ugali? Wala eh. Sige, off the record din. Wala eh. Okay, that's it for me. Okay. Thank you, Mike. Happy Father's Day. Thank you. Happy Father's Day din sa daddy mo. Alright, thank you, Mara. Thank you so much, Mara. And thank you, Sir Mike. Alright, if wala na po tayo. If wala na po tayong mga tanong, we'd like to thank you all again for taking the time to join us this afternoon. Before we officially wrap up, Sir Mike, do you want to give a final message and kindly take this time na rin po to promote your upcoming projects? Yeah. Yung nagbabagang luha po, hindi ko po alam kung kailan po mapapalabas. Pero sana po, tulungan nyo kami para i-promote yun. First time ko po dito makatrabaho si Glyza sa isang mahabang taping at first time ko makatrabaho si Raver. At launching din po ito ni... Lagi ko nakalimutin yung pangalan niya. Forgot her name. Do you know her name? Claire Castro. Ayun, si Claire. So, launching niya ito. Yun. So, sana po tulungan niyo kami sa pagpo-promote nun. And God bless everyone. Stay safe. Writer, PH, Studios.